Pero bago ang lahat, kayo aking inaniyahan mag-subscribe, like and share, at pindutin nyo na rin ang notification bell para sa iba pang mga uploads. Yon. So, muli po, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon po sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay sa aking YouTube channel, ganun din po sa mga baguhan, sa mga bagong subscribe. Marami pong salamat sa inyo at nawa po ay nasa maayos po tayong kalagayan lahat, lalong-lalo na po yung nasa mga parting tinatamaan ng baha at mga landslide. At nawa po ay safe po kayong lahat sa awa ng Diyos. Kumusta na po kayo? At sa mga nasa ibang bansa, nawa po ay lagi po rin kayong mag-iingat. Ano po? So, siyempre, ang akin pong taus-pusong pasasalamat pa rin sa inyong patuloy na pagsuporta. Ano po, meron po akong bagong channel nga pala. Ito naman po ay tungkol sa aking pagmumotor. Halimbawa, may pupuntahan ako, pupunta ako sa pasyente, o basta tungkol lang sa pagmumotor. Ito po ay, tawag po dito ay Kaluluwang Gala Motovlog. Yan po ang aking isang YouTube channel. Pakisuportahin na rin po. At bilang ano po, bilang pang ano rin, mga pang kung ano-ano lang. Ano? Pakisuporta na rin po. Ano? Please subscribe na rin po sa channel na yun. Kaluluwang Gala Motovlog. Ano po? Wala lang, kung ano-ano lang. All about sa riding, ganyan, sa motor. Ano po. So, syempre, unang-una, hindi mawawala ang ating shoutout bilang pasasalamat po sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay sa ating channel, mga lalo't-lalo po sa mga baguhan, ano, na gustong matuto ng lihim na karunungan, ganun din po sa mga gumagalap na ng panggagamot. Ano po. Ayan po, shoutout kay Andy Love EDJ, shoutout kay Felipe Banson, shoutout kay Instrument of God, ayan, shoutout po kay Leo Dapat, shoutout kay J. Pale Bendanelo, shoutout kay Ednel Caceres, shoutout kay Lakin Dandoy, shoutout kay Claudio Baronia, shoutout din po kay Bong Villanueva, shoutout kay Patrick Mendez, shoutout kay Admiring Dominos. Shoutout kay Carmen Medina. Shoutout kay Lorenzo. Shoutout kay Antingero 3389. Shoutout kay Leia Bautista. Shoutout kay Shena 21. Binabati ko rin po ang aking mga kasamahan sa grupo. Kapwa ko Antingero at Manggagamot. Pangalan po ng grupo namin ay Team Anay. Sabi nila na gumagamit ng PDF. Sabi nung doon. So si Alvin Bautista, shoutout bro, Erap. Shoutout kay Waxing Bulgaria. Shoutout kay Jesse Puentes. Shoutout kay Mark Alvin Pineda. Shoutout kay Cloud Quijada. Shoutout kay Rick Bach. Shoutout kay Norina Puentes. Shoutout kay Andren Salzuelo. Shoutout kay Dato Patriarca. Shoutout din po kay William Arroyo Malabunga. So, yan po mismo mga pangalan nila sa
sa Facebook. So, kung may mga nais po kayo magpagamot, mag-chat po kayo sa kanilang mga Facebook account. Ano po? At ako naman po, ang pangalan ko po sa iyo sa Facebook ay Vendetta. So, sa mga nagnanais po magpagamot, especially dito po sa 13 Martires City or Cavite area, mag-chat lang po kayo dito sa akin, sa aking Facebook account. Ano po? At para magamot po kayo, halimbawa meron kayong hindi maipaliwanag ng doktor o hindi makita ng doktor ang inyong mga karamdaman, may mga suspecha kayo, may mga kulam, barang, or anumang uri ng elemento kayo, sumpa, ganyan. At susubukan po nating lunasan ng inyong mga karamdaman. Ano po? So, ang topic po natin ngayon ay dalawa. Isang pampaamo ng mga espiritu, at isa naman ay pampalayas ng espiritu. Una po muna yung pampaamo ng espiritu. Ito po ay para sa mga espiritu na nasa paligid upang hindi kayo gambalain at takutin. Minsan po, sa mga mabubuting espiritu po, yung mga ipinagkaloob sa inyo, halimbawa bilang gabay, bilang iyong takapagturo. Ito ang orasyon na ginagamit upang maging maamo ang espiritu na ipinagkaloob sa iyo. Ibig sabihin, yung gabay mo, dahil ang iba sa mga ito ay hindi agad susunod sa iyong panawag sa mga unang linggo ng pagkakaloob nila sa iyo. So ayun, medyo mailap, kikilalanin ka nila dahil nga hindi ka nila, kumbaga hindi mo sila basta-basta mauutusan kasi nga bago ka lang sa kanila. So sino ka? So ngayon, susubukin ka niyan, mga yan. Andyan yung hindi ka patutulugin, hindi mo talaga sila mapapasunod, hindi mo basta-basta mauutusan. Ano po? So ang mga mangkukulam naman na pinagkalooban ng espiritu ay gumagamit ng kabaliktar na orasyon na ito, kung saan ay pinapalaban ng mangkukulam ang impyerno sa espiritu na siyang magpipilit dito na sundin ang gusto niya. So ayun, kabaliktaran ng orasyon na huwag nyo na sanang susubukan gawin yung mga ganan, at tayo po para sa kabutihan lamang. Iwasan po natin makagawa ng masama sa ating kapwa, maging puro po sana tayong kanan. Hindi ko po inirerekomenda na kayo po ay gumawa ng masama sa inyong kapwa, kabutihan lang po ang ating gawin. At para po tayo ay kasihan ng Panginoon at mga mabubuting espiritu. Narito po ang orasyon. Jesus, 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 Santa Cruz, Espiritu Niño, Kungtus, Spiritus, Umamo, Kenyak. Tatlong beses po yan, ha? Jesus, 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 Santa Cruz, Espiritu Niño, Kungtus, Spiritus, Umamo, Kenyak. Jesus, 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 Santa Cruz, Espiritu Niño, Kungtus, Spiritus, Umamo, Kenyak. Yan po ay iihip mo sa iyong sarili, para kilalanin ka ng mga espiritong pinagkaloob sa iyo. Yun po ay para sa mga espiritu na nasa paligid upang hindi gambalain at takutin. At para sila ay mananahimik. Ang susunod naman po ay para sa mga nanggugulo na mga espiritu. Ito po ay isang ritual ang pagganap po dito. At ang mga kailangan po ay itong mga ito. Ito po ang mga gagamitin na sa pagre-ritual. Isang baso na puno ng tubig, pulang tela, yung maliit lang po, bigas, kahit siguro mang isa o dalawang takot, krus na itim, maliit na kutsilyo at tatlong puting kandila. Ang proseso po nito ay ilagay ang nasabing baso, laman na ang tela, bigas at krus sa gitna ng bilog at maliit lamang na mesa na yari sa kahoy. So lahat po ng mga kailangan dyan, yung pulang tela, bigas, krus na itim, yan po ay nasa loob lahat ng baso. Yan po ay puno ng tubig.
Matapos po niyan, siyempre gagawa ka po ng isang maliit na bilog. Yung baso na sa gitna. Ano? Laman po yung mga nabanggit ko. So, magsisindi ka po ng 3 puting kandila. Ano? Dadasalin niyo po ang Pater Noster ng 3 beses. Makinig po kayo ha. 3 beses dadasalin ang Pater Noster. Ang orasyon po na ito ay 3 beses na babanggitin. Ano po? Ito po ay iboboses ha. Dahil nagpapalayas po tayo ng mga espiritu. Jesus, 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 Santa Cruz, Espiritu Niño, Kungtus, Mal, Espiritus, Absum, 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 Sika nga ang gugulo, Absum. Jesus, 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 Santa Cruz, Espiritu Niño, Kungtus, Mal, Espiritus, Absum, 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 Sika nga ang gugulo, Absum. Jesus, 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 Santa Cruz, Espiritu Niño, Kungtus, Mal, Espiritus, Absum, 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 Sika nga ang gugulo, Absum. Habang inuusal nyo po yan, ay patutunugin nyo po ang baso gamit ang maliit na kutsilyo ng 3 beses, ano, gamit ang inyong kanang kamay. So pupukpukin nyo po yung baso. Patutunugin nyo po, ano. Ulitin ang proseso na ito ng 9 na beses kapag ang espiritu ay inaalog ang mesa upang matabig ang baso o sa lain ang orasyon na ito ng 1 beses. So ayan, kapag gumagalaw yung lamesa o yung baso talagang gustong itapon yung laman ng baso, ito naman ang uusalin nyo. Imperative Deus Pater, Ihipakros, Sign of the Cross. Imperative Deus Filius, Sign of the Cross. Imperative Deus Spiritus Sanctus, Sign of the Cross. Imperative Domine Christe, Eternum Dei Verbum Caro Pactum, Absum, Absum, Absum. Ayan po, 1 beses lang po. Ayan, ano po? Ngayon naman po, kapag ang laman ng baso ay kumulo, ang ibig sabihin daw po niyan ay demonyo ang nasa paligid. At kaya kumukulo ang tubig ay dahil pilit itong inaalis ang krus sa loob ng baso. Kapag ito ang sitwasyon, usalin ang dasal na ito. Ano po? Narito po ang orasyon. Imperative Deus, Sign of the Cross. Imperative Majestas Domine Christe. Imperative Deus Pater. Imperative Deus Filius. Imperative Deus Spiritus Sancto. Imperative Sacramentum Crucis. Imperative Fides Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli. Et ceterorum sanctorum, imperative martyrum sanguis, imperative contentia confessorum, imperative pia sanctorum et sanctarum omnium intercessio, imperative Christiano fidei mysteriorum virtus, imperative Hisona sereno, imperative Virgen Maria absum in nomine Adonai, amen. Baso gamit ang kutsilyo ng tuloy-tuloy na sasabayan ng pag-uusal ng pangalan ng Panginoong Jesus. Ano po, Jesus? At kalimitan daw po ay hindi pa natatapos ang dasal ng imperat ay natatalo na ang demonyo dahil na din sa hindi nila natatagalan na marinig ang orasyon. Pagkatapos gamitin ang baso kasama na ang mga laman nito ay tinatakpan ito ng plastic at ibinabaon sa lupa. Ano po? Ibig sabihin po, siguro panghigop ito, ano, panghigop ng masasamang mga espiritu, ano. Minsan kapag ang lahat ng orasyon ng imperat ay nakumpleto kasama na ng pagpapatunog ng baso ng sunod-sunod, ay nahihigop sila sa loob ng baso, saka ikinukulong at ibinabaon sa lupa. So ayun nga, totoo nga, ikinukulong sila sa baso at ibabaon sa ilalim ng lupa. So yan po ang proseso ng pagpapalayas ng masasamang espiritu, ano. Sa mga baguhan po, paalala lang, huwag niyo po susubukan na gawin yan kung hindi pa po sapat ang inyong kaalaman, dahil maari pong isa sa inyo ay mapinsala o lalo't demonyo po ang kalaban
matindi pong kalaban ng demonyo, hindi po basta-basta yan. Kaya kailangan po ng sapat na karunungan. Ano, huwag po basta sabak na sabak, nakatuto lang ng konting kaalaman, ano na kagad. Nagmamagaling na kagad. Ako aaminin ko po sa inyo, hindi pa ako nakaka-encounter talaga ng demonyo. Ay meron ng isang beses, yung bata ay pinalutang sa kama ng ospital. Ayun, nangyari na po yan. Lumutang ng siguro mga 1 inch. One foot. O yan. Ang bata, ano. So, na-save namin yun. Dalawa kami ni Bro Dato, ano. So, hanggang dito na lang po muna. Special shout out nga pala din po kay JM Salinas, bro. Pasensya ka na kung hindi kita nasa-shout out lagi. Hindi ka kasi nagko-comment dyan sa mga videos, ano. So, shout out sa'yo, bro. JM Salinas. So, hanggang dito na lang po muna tayo. Abang na lang po sa mga susunod pa mga video. Pasensya na po kayo kung hindi ako nakakapag-upload ng malimit dahil may mga inaayos pa po ako na mga problema rin po dito sa bahay. So, magandang gabi pong muli sa inyo lahat. Ingat po kayo. God bless. Stay safe. At stay dry po, lalo sa mga apektado po ng baha at landslide. So, ingat po. God bless.